today in Cyber World News. Itang balak tanungin, may pag-asa ba ko, bakit di pasagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin bukod sa araw. High severity XSS flow sa TikTok, maaaring payagan ang pag-takeover ng inyong account. Kamakailan lamang na natugunan ng TikTok ang isang seryosong kahinaan sa seguridad sa platform nito, partikular, isang kapintasan sa cross-site scripting o XSS ang nakaapekto sa platform ng TikTok na pinapayagan ng mga pagkuha ng account. Iniulat isang researcher na si Mohamed Taskiran kasama si Elias Mili sa HackerOne ay natuklasan ng isang matinding kapintasan sa XSS na nakakaapekto sa TikTok. Partikular na pagmasdan ng researcher ang dalawang magkakaibang issue sa seguridad na nang pinagsamantalahan ng magkakasamak ipagsapalaran ng seguridad ng account ng mga gumagamit inilalarawan ang pinagmulan ng kahinaan, sinabi ng researcher sa kanyang ulat sa blog. Habang nagsisiksik, natuklasan ko ang isang parameter ng URL na sumasalamin sa halaga nito ng hindi nalinis ng maayos, sa gayon, nakamit ko ang nakalantad na XSS, bilang karagdagan, nakakita ako ng isang endpoint na kung saan ay mahina laban sa CSRF. Ang pagsasamantala sa dalawang isyu ng magkakasama ay maaaring makapagbigay dahil sa kanya na baguhin ang mga password ng mga target na account at maging sakupin ang account. Pinapayagan ako ng endpoint na magtakda ng isang bagong password sa mga account na gumamit ng mga third-party na app upang mag-sign up. Pinagsama ko ang parehong mga kahinaan sa pamamagitan ng paggawa ng isang simpleng payload ng JavaScript na nagpapalitaw sa CSR na na-injected ko sa mahina na parameter ng URL mula kanina, upang may archive ang isang one-click account takeover. Ang mga kahinaan na ito ay nakaapekto sa parehong mga platform ng www.tiktok.com at m.tiktok.com. Iniulat ng researcher ang bagay na ito sa TikTok sa pamamagitan ng kanilang programa ng HackerOne Bug Bounty noong Agosto taong 2020. Ang pagkukulang ay paunang natanggap ng isang medium severity na pagkatapos ay binago sa isang high severity ng pagiging matindi na may markang 8.0. Sa paglaon, nabuo at na-deploy ng TikTok ang pag-aayos para sa kahinaan noong Setyembre, at ngayon, ang ulat ay isiwalat sa publiko. Bukod sa pag-deploy ng isang pag-aayos, iginawad din ng TikTok ang isang $3,860 na reward sa isang hacker. Gayunpaman, dahil walang opisyal na pagsisiwalat ng vulnerability at ang kani-kanilang pag-aayos ay magagamit ang bersyon ng app na naglalaman ng pag-aayos ay hindi malinaw, sa makatuwid, dapat tiyakin ng mga gumagamit na magkaroon ng pinakabagong bersyon ng application na tumatakbo sa kanilang mga aparato. Noong Setyembre, tinugunan din ng TikTok ang maraming mga kahinaan na maaaring payagan ng isang umaatake na magnakaw ng data. Ugaliing maging aware sa pag-download at paggamit ng mga app sa inyong mga aparato, ang mga social media account ay madalas na target ng mga hacker at madalas na naglalaman na maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Manatiling nakasubscribe at huwag kalimutan ikalimbang ang notification bell para ma-update kayo sa mga balita tungkol sa cybersecurity.